So guys, nasa labas ako ng embassy kasi nagpaparesto ako. Madali lang pero madali lang lang sa resto pero di magalan. So yung tawag nito. Then ako nagpagalan sa numero kasi matagal siya. So papauwi na ako. Kasi doon lang ako sa metro kakatagpuin ang kamo ko kasi traffic daw sabi niya. So lakad ako at sasakay ng metro. So guys, nandito na ako sa metro. Kailangan ko muna ng bibili ng recharge ng card ko. Kasi sabi ng amo ko, nabibili ako ng recharge. Hindi, malapit na lang ako. Umisa sa oras sa klojo. So, kailangan ko mag-load para hindi ako ma-stop. So guys, nakauwi na ako kanina pa. Nagugutom na kasi ako. Hindi ko rin po na totally na wet lang yung kaganapan doon dahil ang daming tao, ang daming mga kabayan natin na nandun. Ano lang guys, yung nangyari kasi is first, nagpa-appointment ako na mag-parehistro ako para sa butuan. Ang hirap talaga kumuha ng appointment nila dahil palaging puno yung mga slots. So, yung ginawa ko is nag-email lang ako sa embassy na gusto ko bumoto. Kasi akala ko talaga last na bukas. Bukas guys is September 13 para hindi kayo maano. So, nandun ako. At, yun nga. Tsaka natakot pa ako kasi may nagsabi kasi na sarado na yung embahada sa ganayang oras kasi alas 5 lang daw. Kaya, natakot ako kasi baka pumunta ako doon tapos nahulog yung sa wala yung pagpunta ko, diba? So, nung nandun na ako, tinanong ko yung guard kung ano, sinabi ko, kinatok ko pa talaga. Sabi ko, ano, may appointment ako, ganito yung binigay nila. Sabi niya, pasok ka, nandiyan ba yung mga papel mo? Good thing na print out ko dito sa bahay yung mga papel kasi sinabi ko sa amo ko na siguro i-print out ko para hindi ako mahirapan nun. Kasi pag doon ka kumuha, ang dami mo kang pipirmahan. Kasi mas mabukmain lang na rin dito sa bahay. Matapos ko na siya lahat. So, yun nga. Nung nakarating na ako doon, na ano kasi, yung numero ko guys, 800 o 821. Kaya sabi ko, makakauwi pa kaya ako nito. Eh, yung amo ko, hindi kasi niya ako nadala doon. Dahil may meeting kasi siya kanina nung umalis ako. Mga alas 4. Kasi kalapit
1.5 hour kasi yung ano, makonsume mo sa ka makarating ng embassy, ng embahada. Parang nag-metro ka. Kasi yung metro kasi guys, nag-stop-stop yan. Tapos hindi naman yan magic. Ano, diba? May ano sila, may limit sila na MPN. Yung kilometer nila. So, nung makarating ako doon, tsaka nakakuha ako ng numero, akala ko talaga mahihirapan ako kasi yung iba magnatagalan sila kasi kailangan ko mga picture, ganun, ganito. Eh, nakita pala sa tawag nito, nakita sa computer na may existing pa ako na tawag nito, na nakarehistro ako, guys. Nakarehistro ako noon nung nandun pa ako sa labi. Pero hindi ako nakabotong dahil nung time na yun, nagparehistro ako 2018 natin. 2018, then nag-move kami dito sa Dubai. Kami na, dinala ko naman dito. Nag-move sila, dinala nila ako. So, hindi ako nakaboto nito. Kailan ba yung election? 2019, di ba? Hindi ako nakaboto nito. Kaya sinabi nila na may existing ka. Sabi ko, wala na po ako doon. At saka hindi ako makakabalik doon dahil wala akong papilis na doon. Sabi nila, i-transfer na lang namin yung lugar mo. Dito ngayon, dito ka nabuboto. Sabi ko, opo dito. Talagang dito ako buboto kasi nga, nandito na naman kami. So, yun nga. Hindi naman mahirap. Madali lang siya. Pero yun nga, dahil nga ngayon, sasapusya natin, may pandemic, diba? So, lahat daming proseso. So guys, kung nasa ibang bansa man kayo, dapat magparehas na po kayo sa nalalapit na kayo dito. Kasi po dito po sa area ko, nakikita ko kasi well, nasa ano pa ako kanina. Hindi pa ako parating na mabahada. Nabasa ko yung post na sa page. Gusto niyo i-voice out, diba? So, madali lang naman kung appointment din, may mga website naman silang ibibigay na yun yung mga forum, diba? So, while guys, nang naka-uwi ako, hindi yung naka-uwi ko anyway, nung pa-uwi na ako, kasi blano ko kasi, kakain ako sa KFC. Kasi yung gutom na gutom na talaga. Nagugutom talaga ako. Parang, yung, ano ba yan? Yung kumukulo. Hindi yung kumukulo. Ano yung tawag mo? Kanang, kung sa Bisaya pa guys, nagdagok na gutom mo. Ito yan, kaya gutom na. Kapit-lip mo kasi kung paano ito. Kasi ayaw ko, gusto ko kung maalis ako na pagkabang mo. Dahil na kanina. Tapos ang dami ko pang napupo. Kasi hindi ako lalabas na wala ko. Ilalagay ko ito sa isa kong bag na naman. Kasi hindi naman ito lagi ginagawa. Kaya ang ginagawa ko is dyan lang sa ito.
la tengo bien controlada. Dumiretso ako sa kusina. Nakalimutan ko, dumiretso pala ako. Kumain ako. Tsaka kakainin ko yung shampoo. Kitang-kita naman sa katawan ko, guys. Na lumulupo na ako. Alam mo, police life. Kaya nga, anong tawag nito? Yun. Pero super talaga, anong tawag nito? Sakit ng katawan ko. Nabaguhan ako na naalis ng medyo anong tawag nito? Yung lalabas ka na medyo malayo-layo. Kasi hindi naman ako lumalabas ng bahay. Especially pag off ko. Nasa bahay lang ako. Natutulog ako. Pag-Biyernes, natutulog ako, guys. Minsan, pag hindi tumatawag yung anak ko, natutulog ako. So, yun ang guys, yung update ko sa buhay. Nilgan nila kasi. Encourage ko lang po yung mga ano, kagaya mo na OFW. Kung may oras man kayo, ano kayo, mag-ask kayo ng permission sa amin yun na gusto mo bumoto para naman mag-voice out yun. Gusto nyo, sino yung gusto nyo pipiliin, huwag kayo magpadala sa social media na siya yung liboto nyo. Kung sino yung gusto ng puso nyo, yun yung iboto nyo, guys. Shoutout po sa lahat na nandito ngayon. Shoutout po sa mga doctor. Shoutout po sa PNBC family. Shoutout po sa mga friends, family. Salamat po sa inyong support. God bless. On our next one. Bye-bye. Sorry, guys. Ang usahap kasi ng ilong ko. Mandar si Sinus.